Yo, what's up mga Kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan tong ating video mga bayang Calrix time, make sure na dapat naka-like na po tayo at naka-subscribe. Pakihit na rin po yung ating notification bell or bell icon para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw, bayang Calrix time, meron tayo muling konting silip, giya, at race analysis sa karera para po ngayong araw ng Miyerkules. Wednesday Racing, September 13, 2023. First Day Racing, dito po muli sa Metro Turf Malbar, Batangas. At meron po sila inihanda muling walong karera na magsisimula po sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Maganda ating lineup. Tingin ko pwede magkakere o biran. Medyo may kakapalan ng konti. Tsaka may mga tingin ko lulusot ng mga dihado, mga bayang karera. Kaya sana eh, makakalusot din yung ating mga pangdihadong ibibigay na giya ngayong araw po ng Miyerkules. Na siyempre, hindi ko na rin po papatagalin pa. At pupuntahan natin agad dyan, bayang karerista. Matapos lamang yung ating maikling patalastas. Kaya, let's go, mga Kayo Cubs! Ano na ba ang pinaganda at pinalakas na super game? Mas madaming larong pwede pagpilian. Ang dami rin magkukuha ng bonus chips, VIP King, Invitational Bonus, Lucky Guy, Daily Bonus, madaling mag-cash in at syempre madali rin mag-cash out. Kaya ano pa't inaantay nyo? Download and register at manalo na. So, at gaya nga po nang nabanggit ko kanina sa ating intro, bayang Calrix time, meron tayong 8 races ngayong araw po ng Miyerkules. Siyempre, meron tayong muling dalawang set ng pick 5, isang winner take all, isang pick 6 at isang pick 4 event. Wala akong nakitang panolo ngayong araw ng Miyerkules. Talagang tingin ko, balik at tanong bentahan at may mga tingin ko, lulusot din ng mga dihado. Kaya kung may mga napupusuha pa po kayong dihado sa bawat karerang lalargahan po ngayong araw na ito, huwag na huwag niyo pong kakalimutang isama sa inyong diskarte at mga rota. Kaya ito, simulan ko na natin mga konting silip at giya. Siyempre, wala nang patumpit-tumpit pa, bayang kalerista. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing and start na po tayo. Race number 1, start na ating first pick 5 event. Sa itong 3-year-old and above maiden, 1200 yung ating distansya. At meron tayong 7 runners na maglalaban-laban sa karera na ito. Dito po, first choice ko, maganda yung post position at galing sa stake race to last time eh. Numero 7, Sister Moon. Narerendahan po ni Elvin Abrea. May angking tulin to, maganda yung numero. Tingin ko eh, pag nakaporma sa unahan eh, kung makakabuo ng kwartos, pwedeng makabuo. Pero kung sakaling mahasabayan eh, baka meta na lang nila abutan. Meron tong 112.2 huling takbo sa 1200. Kung saan, nasegunda to sa isang 3-year-old maiden noong August 4. Kung saan, tinalo po siya doon nung kabayong si Late Night Lady. Same rider pa rin tayo rito, Elvin Abrea, para sa ating numero 7 na si Sister Moon. Second choice ko, maaaring horse to beat, imported horse, galing din sa stakes race last time, numero 4, Daily Burn, narerenda naman po ni John Alvin Guse. Medyo pwedeng isunod to, pwedeng remate rin. At yung huling takbo niya sa isang milyang karera, ay meron tong 140.6, kung saan nasigunda po ito sa isang special race noong August 27 naman, kung saan ang nanalo po rin sa karera na yon yung kabayong si Payros Treasure. Same rider tayo dito muli, John Alvin Guse, para sa ating numero 4 na si Daily Burn. Race number 1 po, bayang kalerista. First choice ko po muli, numero 7, Sister Moon. Second choice yung numero 4 si Daily Burn. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman yung ating winner take all event. Sa itong Pilra Commuting Base Class 4, 16-21 split, 1200 lang muli ating distansya at meron naman tayong 6 na kalahok na maglalaban-laban. Dito po, first choice ko, pwedeng makasolo taga ito dito, binalik pa kay Uno yung renda. Numero 4, Rock Away. Ito, galing ito sa panalo last time, may 113.8 sa 1200. Nanalo to sa rating base 11-15, umakit lamang ng grupo to dito. At yun po, noong August 25, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Magnifico. From Kelvin Abobo, this time po, Uno Hernandez ang re-renda para sa ating numero 4 na si Rock Away. Second choice ko, galing sa dalawang dikit na panalo, kaya medyo dalawang grupo rin yung inangat nito eh. Numero 2, Autumn Shower, narerendahan po ngayon ni Francis Tuason. Last run ay may 126.6 to sa 1400, nanalo to sa isang rating base
6 and 10, dalawang grupo nga po inakit niya, kaya na nabanggit ko. At yung po nung August 25, tinalo niya po doon yung kabayong si Advance Party. From CBR doon niya, this time po, F8 Wason ang rerenda para sa ating numero 2 na si Autumn Shower. Race number 2 po, bayang kalalisa, start na ating winner take all. Kung may napupusoma po kayo, dagdag na lamang po tayo, 6 lang naman yung kalahok dito. First choice ko po muli, numero 4, Rock Away. Second choice, numero 2, Autumn Shower. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 3, kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. Sa itong field accommodating base class 5, 5-point split, another 1,200 meters, meron naman tayong 8 kalahok na maglalaban-laban. Ito, dingin ko, sa mga sulod-sulod na karera, balikat na sa bintahan, may posibilidad na pwedeng magkadihaduhan na. Dito po, first choice ko, numero 2, Magnolia Ashley. Narerendahan po ngayon ni JB Bakaykay. Huling takbo sa 1,000 meter, may 102 flat lamang. Dumating po itong pang-apat, same rating base po, rating base 5. At yun po ng September 3, kung saan ang nanalo sa karera na yun, yung kabayong si Columbus. From JB Hernandez, isin po, JB Bakaykay naman ang rerenda. Para sa ating numero 2 na si Magnolia Ashley. Second choice ko, galing sa pahinga to, bago na pahinga to, meron na itong kabayan na to. Numero 8, Freestyle, narerendahan po ni Pinahilat. Ito naman sa 1,000 meter din ang huling takbo niya, meron itong 101.4. Dumating po itong pang-apat sa isang rating base 6 and 10. Bumaba na po pala ito ng grupo dito. At yun po ng July 1, kung saan ang nakalaban niya po doon, yung kabayong si Hang Luz. From CS Pare Jr., sa po, Pinahilat ang rerenda para sa ating numero 8 na si Freestyle. Isinasama ko pong third choice, numero 1, Indelible Quaker. Baka magkaroon ng early speed battle sa unahan. Alam niyo naman yung remate nitong kabayan na to. Talagang napakalakas lalo pagdating ng rektahan. Ito namang si Indelible Quaker ay may 128.8 sa 1400, kung saan natarsera po ito sa isang rating base 6 and 10. At nakababa na rin po pala ng grupo to dito. At yun po ng August 4, kung saan ang nanalo sa karera na yon yung kabayong si Heirloom. Same rider pa rin, regular jockey niya, Pabs M. Cabalejo. Para sa ating numero 1 na si Indelible Quaker. Race number 3 po, rating base 5, bayang kalarista. Kung may napupusuan ba po kayo, dagdag na lamang po tayo rito. First choice ko po muli, numero 2, Magnolia Ashley. Second choice, numero 8, Freestyle. At third choice, yung numero 1 si Indelible Quaker. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 4, kung saan magsisimula yung ating second set na ating pick 5 event. Isa itong field accommodating base class 5, 6 and 10 split. 1400 na po yung ating distansya dito. Meron tayong 12 runners but 10 in betting number lamang po tayo. Dito po, first choice ko, baka tingin ko madihado pa rito. 4 and 4A, Shining Thunder with A.R. Villegas and Flying Eagle with R.S. Calubiran. 4 and 4A po yan. Ito, isang dibandera, isang derimate. Itong si Shining Thunder ay may 129 flat lamang to. Dumating itong pang-anim sa isang 1400, rating base 6 and 10. At yun po nung August 20, kung saan ang nanalo po roon last race yung kabayong si Celebrity. From CS Pare Jr., isang po, Dodong Villegas ang rerenda para sa ating numero 4 na si Shining Thunder. Ito sinusubok-subok lang to, bayang kalerista. Ito naman 4A na si Flying Eagle. Ito, may angkit tuli sa unahan to. Meron naman itong 102 flat sa 1,000 meter na huling takbo. Dumating itong pang-apat sa rating base 6 and 10 din po. At yun po ng August 19 naman, race 1 yan. Kung saan tinalo po sila doon ng kabayong si Gold and Silver. From CS Pare Jr., design po, RS Calubiran ang rerenda para sa ating 4A na si Flying Eagle. Dito po, second choice ko, numero 8, tingin ko, horse to beat, bayang kalalista, Grey Galloper, Signature Whiskey, narerendahan po ni JC De La Cruz. Ito last time, medyo hindi maganda yung naging salida lamang. Meron tong 128.2, kung saan dumating itong pang-apat sa rating base 6 and 10, last race po yan. At yun po ng September 2, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Advance Party. Same rider pa rin tayo dito, JC De La Cruz, para sa ating numero 8, kasi Signature Whiskey. Isinasama ko pong third choice, scratch na karaan to. Tingin ko meron na to eh. Number 6, Hot Legs, narerendaan po ni MD De Jesus. Itong si Hot Legs ay may 128.8 last run sa 1400 bago to na scratch. Segunda ito sa isang rating base 6 and 10. At yun po ng August 30 naman, kung saan nanalo po roon last race yung kabayong si Rain Rain Go Away. Same rider pa rin tayo dito, Michael De Jesus, para sa ating number 6 na si Hot Legs.
Race number 4 po, Bayang Kalerista. Kung may napupusuan pa po kayo, kayo na pong bakalang magdagdag na lamang. First choice ko po muli rito, 4&4A, Shining Thunder and Flying Eagle. Second choice numero 8, Signature Whiskey. At third choice yung numero 6 na si Hot Legs. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 5, another 1400 meters. Parating ang po ito na ating first set pick 5 event, Pilma Combating Base Class 5, 5 point split muli. At meron tayo ditong 12 runners na maglalaban-laban. Ito tingin ko, pwedeng mag-candidate doon dito. Ano naman ito, rating base 5 ito, pagandaan lang talaga ng gising ng kabayo rating. First choice ko po muli, last time solo ko to eh. Numero 2, Winsome Maxine. Narerendahan po ni C.A. Reyes. Ito si Winsome Maxine, last run may 116.6 sa 1200 kung saan nasegunda po ito. Same rating base po at yun po na September 6 kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Red Hawk. Same rider pa rin tayo dito, Charles Reyes, para sa ating numero 2 na si Winsome Maxine. Second choice ko, baka nag-aabang lang ng tamang tiyempo, medyo humabay distansya. Itong numero 3, Speedy We Go, narerendahan po ni J.R.D. Ocampo. Ito naman si Speedy We Go, may 130.8 sa 1400. Dumating itong panglima noon, same rating base po at yun po ng July 26 naman kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Just and Pierce from DJB Galleta. It's time po, JRD Ocampo muli ang rerenda para sa ating numero 3 na si Speedy We Go. E sinasama ko pong third choice ito na sasabay rin sa unahan ito pag ginusto, pero mas gusto ko to remate. Numero 8, West Pacol. Narerendahan po ngayon ni JC De La Cruz. Itong kabayo naman na ito, may 117 flat last time sa 1200. Dumating po itong pang-apat doon din sa karerang napanalunan po ni Red Hawk. From Patty Dilema, susubukan na rin na ngayon kay JC De La Cruz para sa ating numero 8 na si West Pacol. Race number 5 po, Bayang Kalerista, rating base 5. Tingin ko, madihadong kalera tong race na to. Kayo na pong bahala, kung may napupusuan pa po kayo idagdag. First choice ko po muli, numero 2, Winsome Maxine. Second choice, numero 3, Speedy We Go. At third choice, yung numero 8 na si West Pacol. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 6, final DD1 event. At Pilracom Rating Base Class 4, 22 and 27 split. 1400 muli ating distansya. Meron po tayo ditong 13 runners but 11 in betting number lamang po. Meron tayong dalawang couple entry sa karera na ito. Dito po, first choice ko. Medyo laki na inomento nitong kabayan ito. Tsaka kahit malakas yung laban, talagang nakakachamba ng dihado. Numero 4, Doña Chichay. Narerendahan po ni Lester De Jesus. Last run, galing sa panalo to, may 126.8 to. Isang rating base 1621, umakit lamang siya ng grupo dito. Tingin ko naman, paumento si kabayo. Noong August 19, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Getsemanes Miracle. Same rider pa rin tayo, Lester De Jesus, para sa ating numero 4, si Doña Chichay. Second choice ko, couple entry 2 and 2A, Oradas Gray with Kelvin Abobo, and 2A Grand Majesty with Jan Alvin Guse. Oradas Gray, last run, meron tong 129 flat lamang sa 1400. Dumating po itong panglima, sa rating base 22 and 27 noong August 30, doon po sa karerang napanalunan po nung kabayong si Ginebra. Same rider pa rin tayo dito, Kelvin Abobo, para sa ating numero 2 na si Oradas Gray. Samantala ito naman 2A na si Grand Majesty guys sa dalawang sunod na panalo at yung latest niya meron tong 126.6. Nanalo to sa isang rating base 1621, umakyat po ng grupo to dito at yun po ng August 30 rin kung saan tinalo naman po niya doon yung kabayong si Basket of Gold. Same rider pa rin tayo dito, Jan Alvin Guse para sa ating 2A na si Grand Majesty. Isinasama ko pong third choice itong ating gray galloper na numero 13, Uncle Vines. Narerendahan po ni JB Hernandez. Ito naman last run ay may 125.8 to. Kung saan natarsera po ito, same rating base na din po. At yun po na September 2, doon naman po sa karerang napanalunan nung kabayong si Chocolate Thunder. Dikit-dikit lang nagkatalo sila doon, Bayang Kalerista. Same rider pa rin tayo dito, JB Hernandez para sa ating numero 13 na si Uncle Vines. Race number 6 po, Bayang Kalerista. First choice ko po muli, Dihado, numero 4, Doña Chichay. Second choice, 2 and 2A, Oradas Gray and Grand Majesty. Third choice yung numero 13 na si Uncle Vines. Good luck po.
At lipat na po tayo dito sa ating penultimate race ngayong araw po ng Miyerkules, race number 7. Sa itong field accommodating base class 5, 11 to 15 split, 1400 yung ating distansya, full gate po tayo dito, pero 13 in betting number lamang bayang kalerista. Dito po, first choice ko, numero 10, Street Smart. Narerendahan muli ni JC de la Cruz. Tingin ko, nag-aabang lang ng tamang tempo itong kabayan na to eh. Last run, segunda ito. Meron tong 128.6 sa 1400. Sa isang rating base, 11 to 15 din. At yun po, ng September 6, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Rancheros. Same rider pa rin tayo, gamay na ng bata ito. JC de la Cruz, para sa ating numero 10 na si Street Smart. Second choice ko, isang dibandera, isang pwedeng isunod lang. 11 and 11A, bukas Grande Island with O'Neill Cortez. And 11A, Cash is King with John Paul A. Guse. Bukas Grande Island, may 128 flat sa 1400, kung saan nanalo to noon sa rating base 6 and 10. At yun po ng August 11, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Rain Rain Go Away. Same rider pa rin tayo dito, O'Neill P. Cortez. Para sa ating numero 11 na si Bukas Grande Island. Samantala ito namang si Cash is King ay nanalo rin ito noon. Meron naman itong 127.2 sa isang rating base 11 to 15 na din po. At yun po ng August 23 naman, kung saan tinalo niya po doon yung aking first choice ngayon na si Street Smart. From Patar Guse, lipat ang renta ngayon kay John Paul A. Guse para sa ating 11A na si Cash is King. Isinasama ko pong third choice galing sa panalo last time, numero 2, Rain Rain Go Away. Narerendahan po ni Lester Jesus itong kabay na ito eh. Talagang pag nakatikim pinapalamis, nagtutuloy-tuloy. May 128 flat to last time, nanalo to sa rating base 6 and 10, bagong akit ng grupo to dito. At yun po ng August 30 naman, kung saan tinalo niya po doon last race yung kabayong si Hot Legs. From Ryan Base, this time po, Lester Jesus ang rarenda para sa ating numero 2 na si Rain Rain Go Away. Race number 7, penultimate race po, bayang kalarisa, kumain na po, pusuhan pa po kayo, full gate tayo rito, dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 10, Street Smart. Second choice, 11 and 11A, Bukas Grande Island and Cash is King. At third choice po yung numero 2 na si Rain Rain Go Away. Good luck po. At narito na tayo sa ating last and final race ngayong araw po ng Miyerkules. Parating ang puto natin mga paborito exotic bets. Take all pick 6, pick 5, and pick 4. Isa itong field accommodating base class 5, 6, and 10 split. 1400. And this time, meron tayo ditong 14 runners but 13 in betting number. Full gate tayo muli dito, bayang kalerista. First choice ko po dito, baka nag-aabang lang ng tamang checkpot at cambio hinete pa ngayon. Numero 8, I shot. Narerendahan po ni O'Neill P. Cortez. Last run, meron tong 129 flat, natarsera to sa rating base 6 and 10. At yun po, no September 6 lamang last race, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Del Monte. From JR de Ocampo, this time po, O'Neill Cortez na ang rerenda para sa ating numero 8 na si I Shot. Second choice ko, baka nagpagpag lang ng kalawang last time to, sinubukan na to eh. Numero 5, Greg Galloper, Tenteng Enteng, narerendahan po ngayon ni Charles Reyes. Ito namang kabayan ito, last run, may 130 flat lamang sa 1400. Dumating itong pang-8 sa isang rating base 6 and 10 last race, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Advance Party noong September 2. From Boji Henson, this time po, Charles Reyes ang rerenda para sa ating numero 5 na si Tenteng Enteng. Eh, sinasama ko pong third choice ito, bumaba naman ng grupo dito. Pwedeng magdala ng Martes sa unahan. Numero 3, Batang After 7. Narerendahan po ngayon ni Jomer Estorque. Itong kabay na to may 126.8 po ito, kung saan nanalo to sa rating base 6 and 10 noon. At yun po ng July 28, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Static. From Lester de Jesus, this time po, Jomer Estorque na ang narerenda para sa ating numero 3 na si Batang After 7. Race number 8 po, bayang kalerista, paratingan po ito. Kung may napupusuhan pa po kayo, mas dihado pa, na sa palagay niyo pwedeng makachamba, huwag niyo pong kalimutang isama sa inyong diskarte at mga rota. First choice ko po muli, numero 8, I Shot. Second choice, numero 5, Tenteng Enteng. At third choice, yung numero 3 na si Batang After 7. Good luck po.
At yun po mga bayang kanalista at ang ating mga kayokabs, eh sana po'y matapat itong ating mga giyang binigay ngayong araw po ng Miyerkules. Makadihado po tayo at syempre makakuha tayo ng mga yummy dividends. Makachamba yung ating mga pangdihadong naisama ngayong araw na ito. At syempre alam po naman po eh, mga bayang kanalista natin eh, always nag-aabang din na ating mga pangdihadong bigay na giyang. Lagi ko pong pinapalala sa inyo na ito'y sariling aral ko lamang po, kuro-kuro at opinion po sa karera. Maaari nyo po itong sundin or maaari naman pong hindi. Kung hindi nyo po kurso nada, eh, skip na lamang po, bayang kanalista. At syempre, always ko pong pinapalala sa inyo na pagdating po ng tayaan sa takilya, mas mananaig po yung sarili nyo pong napupusuan. And always, syempre, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po muli sa inyong lahat and happy racing. Sana makauna po tayo ngayong araw ng Miyerkules. At muli, maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta palagi dito sa ating YouTube channel. At makakaasa po tayo na lagi tayo may upload na video para po sa mga upcoming events, highlight race po, mga contenders na ating mga stakes race, at syempre mga silip at gear rin na bihado, one for the day, at mga magagandang analysis po para po sa inyong lahat mga bayang kanalista. Kaya muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo kasi kung hindi po dahil sa inyong suporta palagi, eh wala po ako ngayon dito sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo mga bayang kanalista at syempre sa mga solid natin diyang mga kayokabs. At bago po ako matapos sa ating video, eh paraanin ko lang itong ilang shoutout at shoutout po muna tayo sa mga bayang kanalista natin na nakasuporta at nakatutok palagi dito sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat at shoutout nga pala kay Sir Yolito Ireño Jr., Roger Soriano, Elmer Hernandez, Junior Cabrera, kay Bro Jeff Escultura, Andrew Sopenaski, Saldi Escote, Second Monsod, Ronnie Bawun, kay Jericho Namba, Danilo Osenar, Edgardo Ramos, Momo Shen, Boyet Benin, Marlord Resurrection, ganun din po kay Sir Amado Bongalosa, at pinapagreet po niya ng advance happy birthday si Boss Gigi on September 20, 2023. Advance happy birthday po sa inyo, Boss Gigi, mula po yan kay Sir Amado Bongalosa. Ganun din, shout out din kay Alexander Binuya, Christy Santos, Glenn Santa Maria. At sa mga bayang kalisa na nakatutok ko din po sa oras na ito, shout out po sa inyo. Maraming salamat po palagi sa inyong tiwala at suporta. At huwag po natin kalimutang mag-iwan ng like mga bayang karerista. At yun po, hanggang dito na lamang tayo at magkita-kita na lamang tayo sa susunod ko pong upload na video. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na always nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po ngayon, eh dapat po libangan lamang dahil ito'y tsambahan lang at tapat-tapat lang talaga. Minsan swerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan tayo siyempre ng nasa taas, huwag natin kakalimutan magpasalamat sa kanya, tumulong sa ating kapwa. Ika nga, share your blessings mga bayang karerista. Good luck po muli sa inyong lahat at sana po magsitama tayo ngayong araw po ng Miyerkules. Sa mga pupunta po na OTV para maagang tumaya, eh pinapaalala ko po sa inyo palagi na stay safe everyone. God bless bayang kanalista, lalong lalo na sa mga solid natin diyang mga kayokabs.